Muling binatipos ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakarang administrasyon kaugnay ng umano'y secret agreement sa China tungkol sa West Philippine Sea. Sa kabila ng iringan, ginit ng Pangulo na hindi niya kikilalanin ang posibleng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lee. Because I hear one thing and another thing and another thing and another thing, it's all very maraming palusot. Yan ang panibagong banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang administrasyon kaugnay sa umano'y kasunduan ni Duterte at Chinese President Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Sa FOCA Presidential Forum, sinabi ni Marcos na hanggang ngayon, ang alam lang niya ay may secret agreement. Wala man lang daw makapagsabi sa kanila kung ano ang totoong laman nito. Why when we the transition period between the previous administration to this administration, did no one mention a secret agreement? Why was it kept secret? These are very simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. Pero hindi pa direktang masabi ng Pangulo kung may pananagutan si Duterte sa batas. I cannot see how there could possibly be a legal liability. There is no evidence of any agreement. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it. Iginiit naman ng Pangulo na walang pinatatamaan ang katatapos lang na trilateral leader summit niya kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ipinaliwanag din ni Marcos na pwede lamang gamitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kung magkaroon ng casualty na Pinoy sa pagbabantay ng ating teritoryo. Follow up. Can the treaty be invoked against also the patrol vessels or the maritime militias rather than the military? Well, as long as they have actually caused casualties and has killed the servicemen, then that is that. Whether whatever their designation are, whether they're merchant marine or coast guard or actual gray vessels or navy vessels. It does not matter. That is an attack on the Philippines by a foreign power. Sa issue naman ng International Criminal Court, sinabi ni Marcos na hindi kikilalanin ng bansa ang posibleng arrest warrant nito kay Duterte. Giit niya, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Will the Philippine government hand them over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no? That's a no. Sa isang prayer rally sa Davao nitong linggo, nagpaulan na naman ng batikos kay Marcos si Duterte at kanyang mga kaalyado. Kaya ang tanong, apektado na ba ang relasyon ni PBBM kay VP Sara? It's complicated. Okay. It's complicated. Pero kinausap na rin naman daw niya si VP Sara tungkol sa nangyayaring bangayan. Are you all right? You're in the middle of all of this. And she says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.